Napakadalas na sasabi natin, thank you. Paulit-ulit, we hear that, salamat, in many, many languages. But how can gratitude really be expressed? What contract or what covenant exists between people who give to each other and receive from each other? At ito po ang ating sisikapin na tingnan, isang katotohanan ng buhay, pagbibigayan, pagtanggap ng kabutihan. Good for good means gratitude. Salamat o Diyos, dahil kayo'y Diyos na napapagbigay, kayo'y nauna na nagbigay sa amin ng buhay na walang hanggan, at lahat ng makailangan namin sa buhay. At dahil dyan, Panginoon, meron din kaming pananagutan na magbigay sa aming kapwa at sa inyo. Sapagkat ang pagbibigayan na isa sa mga pinakamahalagang relasyon. Turuan niyo kami, Panginoon, na ito'y lalong maunawa. Sa pagtingin namin ng mga kasaysayan sa Biblia, makita namin yung kahalagahan ng pagtitinginan ng mga nagbibigayan. And we pray, O Lord, that we may learn very practical wisdom from the Bible, from your teaching, from your wisdom. Lead us. Be our speaker today. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Kayong pumuno ng mga kulang namin. Kayong magpalakas sa aming mga kahinaan. Fill us with your glory and your spirit. Enable us to hear your voice. Lead us, Father. Protect us from lies and falsehood and deception. We ask you to take over this activity. Lead us. Even as we are enjoying your presence, may you also bless our loved ones who are not with us right now. Sit on your throne of power and glory. Teach us. In the name of your Son, our Lord Jesus, we pray. Good for good, or G for G, which means gratitude. Pagkukuhanan po natin ang lesson ng isang storya, so we will find a story within a story because there is a story going on and there is a lesson that we can learn from the story. 2 Kings 4, 8 to 10. Minsan, si Eliseo'y pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na yon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa na isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilawan. So the prophet visited Shunem. It was a good thing to do. Napakapalad na isang bayan, isang lahi, isang village, isang pamilya na dadalawin ng propeta ng lingkod ng Diyos. So nauna nang gumawa ng mabuti itong si Eliseo or si Elisha. It was a good thing that he did. It was a blessing to the people. Now the well-to-do woman in the story returned good for good, G for G. Sabi niya, mabuti itong taong ito. Natitiyak kong siya ay sugo ng Diyos. So anong una niyang ginawa? Inalok niya ang kumain sa kanilang bahay. At magmula nun, pag nagpupunta na ang propeta sa bayan na yon, doon na sa bahay ng babae tumutuloy, doon na nakikikain sapagkat welcome naman siya. Then the woman escalated the exchange. She thought of furnishing a room, in fact, making a room and furnishing it for this particular prophet. Yun ang tinatawag nating upper room. Yung mga kwarto na ginagawa sa bubong, sa itaas ng bahay kung saan mas mahangin, lalo na kung gabi, mas presko kung gabi, eh yun na ang pinakamagandang part ng bahay. Sabi niya, bakit hindi natin, hindi lang pakainin ng propetang ito, pag pumupunta siya rito ay maging maginhawa, kung gusto niyang matulog, magstay overnight, para lalong mabless tayo, dahil nandito siya, pahabain natin ang kanyang stay, bigyan natin ng kwarto. And you will know that from just feeding this prophet, the woman was now entertaining the idea of housing him. There were stages of increasing kindness that was happening between the two of them. Pangalawang hari, apat, labing isa hanggang labing tatlo. Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabi, tawagin mo ang babaeng Sunamita, yung hostess nila. Tinawag nga nito ang babae at dinagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpapagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisihan na po kami sa pumumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan, sagot ng babae. We will notice here the etiquette that was being practiced.
the prophet didn't speak directly to the woman, but the prophet spoke to the woman through his servant, Jehazai. No? Si Jehazai yung kanyang katulong, si Gehazi sa Tagalog. At sabi niya, tanong mo nga kung anong pwede nating magawa para sa kanya. May problema ba siya? Pwede ko siyang ilapit sa hari. Kung may umaapi-api sa kanya o nanggugulo sa kanyang mga kabuhayan, pwede kong sabihin sa pinuno ng mga hukbo na siya ipagtanggol. Itanong mo. At sabi ng babae, wala po, salamat. Wala naman kami kailangan. Tahimik kami rito sa aming bayan, kaya hindi namin kailangan ng ganyan mga proteksyon. Salamat na lang. Elijah wanted to reciprocate the woman's kindness. Hindi lang niya sinabing thank you, thank you, thank you. Nag-isip siya kung paano niya susuklian ang kabutihan. Elijah wanted to know what he could do for the woman, that which he was capable of doing. Sapagkat siya ang propeta, the king listens to him. He has the king's ears. Pwede niyang ilapit ang sinuman. Sapagkat siya of national prominence, kahit yung mga pinuno ng hukbo, ay maaari niyang sabihan ng gagawin. Yun ang kaya niya eh. So yun ang inialok niya. Anong kaya ng babae? Magpakain, magpatira. Sa buhay, kung ano yung kaya mo, yun ang binibigay mo. Hindi mo naman binibigay yung wala sa'yo. Pero yung meron ka, pwede mo yung ipahiram, ibigay, ipagamit sa kapwa. Lalo't kung ikaw ay gustong magsukli sa kabutihan. The woman declined the offer. Why did she decline? Maybe she really didn't need it. But very, very importantly, she declined the offer because she was not doing the prophet good to get something good in return. Ang tingin na nga niya noon, hindi naman siya gumagawa ng mabuti sa prophet, sinusuklian na nga niya. Kasi yung pagpunta ng prophet sa kanilang bayan, nauna na yung prophet sa paggawa ng mabuti. Kumbaga sa tennis, nag-serve na ng ball patungo sa court nila, sila na dapat ang magbalik ng bola, pinakain niya, pinatira niya. So wala na siyang inaasahan pa, nakapalit noon dahil siya nga itong nagsusukli sa kabutihan ng propeta. You see the purity of her intention. She had no vested interest in her good act. Wala siyang inahanap na kapalit. 2 Kings 4:14. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, ano kaya ang maitutulong natin sa kanya? Sumagot si Gehazi, wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. May pagkatsismoso itong kanyang assistant. Most assistants are like that. No? Kaya sila useful, meron sila mahahabang antena na lalaman nila yung mga pangyayari, na aamoy-amoy nila. So namimigyan nila ng tip yung kanilang amo kung ano ang dapat gawin at kung paano dapat lumugar. Pansinin ninyo mga kapatid, hindi nakontento itong si Eliseo na tumanggi na yung babae. Kasi kung ikaw yung nagbibigay, tinanggihan ka na di, tapos na, tumanggi na eh. Hindi. Talagang gusto niyang suklian na naman yung kabutihan ng babae. Kaya sabi niya sa kanyang assistant, ano kaya ang maaari nating malaman na pangangailangan niya? Bagamat hindi siya nagsabi, hindi sapat yun para tumigil na tayo sa pagsisikap na gawan pa rin siya ng mabuti. Sabi ng katulong, ang tanda na po ng asawa, walang anak. No? Kaya kailangan niya siguro magkaanak. So Elijah insisted on doing her good, on finding something that he could offer her. Once more, Elijah was returning G for G. It was another case of good for good. As you can see, this relationship is becoming deeper because now there is a cycle. Deep relationships are cyclical. I do you good, you do me good. And because you do me good, I do you good. And I do you good, you get inspired to do me good. Lalong nagiging malalim yung relasyon. Sa biglang tingin, parang paikot lang yon. Pero ang side view nun, papaganon siya. May nararating papalayo. Lupapalalim. 2 Kings 4:15 to 16. Tawagin mo siyang muli. Utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Diniretso na ngayong kausapin ng propeta. Sinabi sa kanya ni Eliseo, wala nang tagapamagitan. You see, they were becoming really closer. Isang taon mo lang ngayon ay magkakaroon ka ng anak na lalaking kakalungin. Sinabi ng babae, mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin. Kitang-kita natin dito ang napakahaba na siguro at napakaraming kabiguan ng babaeng ito na magkaroon ng anak. Isinuko na niya yung ideya. Ayaw na niyang muling masaktan. Ayaw na niyang muling umasa para lang baka mabigo na naman. Kaya sabi, servant of God, please don't make me expect anything. Huwag niyo na po akong paasahin. So the prophet prophesied
next year, same time next year, may kalong-kalong ka ng anak na lalaki. The woman did not really expect such favor. Kasi sabi niya, huwag po. Huwag niyo akong paasahin. Hindi niya sabing, talaga po, promise. Sabi niya, huwag po. Huwag niyo akong paasahin. Alam niyo, marami sa atin mga dalana. Kaya ayaw na kumisang umibig. Ayaw na magtiwala. Ayaw nang umasa. Pero dahil may Diyos, kahit marami ka pang kadalaan, kahit ikay na biguna, nasaktan, may pag-asa ang buhay. Hindi ka pwedeng sabihin, ayoko nang umasa pa. Kasi parang wala na ring Diyos. Kung minsan kayo nasaktan sa pag-ibig, nadala kayo, hindi ibig sabihin lahat ng taong dadapo sa buhay nyo, eh, peste o salot. Dapat muling buksan ang puso. Kasi may Diyos na pwede magbigay ng pangalawa, pangatlong pagkakataon sa mga napapasok, sa mga nadadala sa buhay. So anong nangyari sa babaeng ito? Nagsimula lang ito na isang simpleng pananghalian. Nagpakain lang siya. Ngayon, ang magkakaroon na siya, isang anak. Isang pinakamimiti-miti, inaasam-asam na anak. Ito ang kinauwian ng isang maliit na gawain ng kabutihan na pagpapakain, na dinagdagan, pagpapatira. At ngayon, sa pagkatinanggihan niya yung ilakad siya sa hari, ilakad siya sa mga pinuno ng hukbo, mas mataas ngayon ang naging alok, anak. Kumisa naman siyempre, pag may tinanggap ka na na sukli, hindi ka na masusuklian, nasuklian ka na eh. Eh, kuminsan, we settle for something which is much, much less. But because the woman was not really interested in anything, she was brought to a point wherein that highest aspiration of hers could be fulfilled, a son. Imagine what blessing can come to those who do good to God's servants. The Bible is full of those stories. In fact, ang Panginoong Jesus mismo ang may sabi sa Mateo 10:42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil sa siya'y alagad ko, tiyak na siya'y tatanggap ng gantimpala. Tubig lang at iabot mo sa lingkod ng Diyos, nakalista sa langit at meron ka daw gantimpala. E ano pa, hindi lang tubig yung ginawa ng babae, nagpatira pa siya. 2 Kings 4:18-22, at lumaki ang bata, nagkaroon nga. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ng iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang kanyang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, iuwi mo na siya sa kanyang ina. Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit, nang magtatanghaling tapat, namatay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos. Anong gagawin mo ron? Tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan. Kahit na, kailangan ko siyang makausap, sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong pababagalin hanggang hindi ko sinasabi sa iyo. At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel sa kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang, natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, dumarating ang sunamita, salubungin mo, kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Palibas at meron silang magandang relasyon, welcome na welcome din. Hindi naman siyempre lahat ng tao ganun kasing welcome tulad ng iba. Hindi naman pare-pareho ang antas ng mga relasyon eh. Pero meron talagang mas welcome, lalo pag may pinagsamahan na maganda. Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, mabuti po. Hindi na niya ikinuwento, pampabagal lang yon. Ayaw niyang bumagal, kaya sabi niya sa kanyang katulong, don't ever slow down for me. Bilisan mo. Akong bahalang kumapit dito at mangunyapit sa asno na ito, kailangan mabilis. At nung sinalubong siya ng katulong ni Gehazi, etiquette yun eh, hindi ka lang aantayin dumating doon sa bahay, sasalubungin ka sa malayo pa. Kaya lang, propeta ito, mas merong protocol, hindi siya dapat ang sasalubong sa malayo pa. Yung katulong niya, bilang representative niya. Kaya kita nyo, pag may state visitor, sinasalubong sa airport, hindi naman sa Malacanang na lang aabangan na dumating yung bisita. You really extend this kind of protocol. At nung sinalubong siya, kumusta po? Mabuti.
dinismiss na niya. You know the lesson there, huwag kayong magsayang ng oras ng kakukwento sa mga taong wala namang magagawang solusyon. Sayang lang panahon mo. Kailangan sabi niya, mabuti po. Period. Tumiretso sa kanyang pagbibiyahe. Do not tell your story to the wrong person. Wala namang mangyayari doon. It's a waste of time. 2 Kings 4, 27 to 28. Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, pabayaan mo siya, tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lamang ipinaalam sa akin ni Yahweh. Sinabi ng babae, humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin? See the woman's boldness and familiarity in approaching the prophet. Not every person, especially women, could and would do that. Pero dahil meron silang magandang relasyon, pwede niyang gawin yon. At dahil humawak pa siya sa paa ng propeta, isang napakalaking kapangahasan, itutulak siya ni Gehazi. Si Gehazi hindi lang katulong, security pa siya. No? Siya yung backup ng propeta. And prophets in the olden days had these men around them to protect them from people. No? So itutulak siya, pero sabi nitong si Eliseo, huwag, hayaan mo lang siyang humawak sa paa ko. Malaki ang problema. Hindi ko lang alam. Hindi inire-reveal sa akin ng Diyos. At bigla na lang bumulalas ang babae, humingi ba ako ng anak? Hindi ba't sabi ko, huwag na lang kong paasahin? Yung sabi niya, mamamatay din lang pala. Mawawala din. Bakit pa? She had a very strong relationship with Elisha because she had been doing him good. And because she had a reciprocal relationship with him, she could approach the prophet in a more personal way. 2 Kings 4, 29 to 30. Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, magbalabal ka. Dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong pabatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatog mo ang tungkod sa mukha ng bata. Ang ganda ng editing, kumbaga sa nobela o pelikula. Hindi na sabihing, bakit? Bakit ka umiiyak? Namatay! Namatay ang bata! Parang obvious na, no? Kaya ang ganda ng editing. Ganun mo rin makikita yung magandang pelikula, yung may namatay, hindi na, namatay ang nanay ko! Namatay ang nanay ko! Yung makita mo, luluha na lang siya. Alam mo nang namatay. Because the visual must suggest what otherwise would be said by the mouth in a more primitive level of discussion. So nagkaintindihan, alam niyang nandot na matay. Kaya sabi niya doon sa katulong, eto yung tungkod ko, ang kanyang magic tungkod, no? Parang tungkod din ni Moses. Tumakbo ka, ipatong mo doon sa mukha ng bata, agad-agad. Sabi ni propeta. Verse 30, sinabi ng Sunamita, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, at hanggat buhay ka, sabi niya sa propeta, hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Pagkasabi nito, lumakad siyang papalabas ng bahay. Kaya tumindig na sila sa iyo at sumunod na sa kanya. Siguro itong babaeng ito, Filipina. Antibay eh, no? Ang lakas ng dating. Sabi na ng prophet, dalhin mo na yung tungkod. Sabi niya, hindi ako aalis dito na hindi ka kasama. At sabay, talikod, alis na. Confident siya, susunod yung prophet. But sure enough, the prophet rose from where he was and followed the woman. As you can see, the woman was really close. She had a sense of entitlement. It was almost a demand. And the prophet acceded. Sumunod ang propeta. No? Kumisan, ma-offend ka, ba't yung prophet namin sunod-sunuran dito? Bakit siya nakikiklose? Talaga may mga close relationships, kahit yung prophets. And people should not feel bad about that, no? People should not be jealous of that. Dahil meron talaga magandang talastasan yung babae na yon at yung propeta. To the point that she could say that, hindi ako alis pag hindi kita kasama. 2 Kings 4.31 Samantala, nauna na si Gehazi ng bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Nauna rin, sinunod din niya yung utos. Ngunit walang palatang daang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, hindi po nagising ang bata. So the woman was right. A proxy would not be good enough in this case. Hindi pwedeng representative lang. Kailangan yung talagang may powers ang dadating dyan. Kailangan talaga yung propeta. 2 Kings 4, 32 to 35.
Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niyang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, itinapat niya sa bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses, saka idinilat ang mga mata. Nabuhay ang bata. The tungkod was not good enough. It had to be the prophet himself. The boy returned to life. 2 Kings 4:36. Ipinatawag niya kay Gehazi ang sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, kunin mo na ang iyong anak. A classic G for G. Another good for good. What are some lessons, additional lessons that we can glean from this story? Hindi yung story ang pagtutuunan natin ng pansin, kundi anong kinalaman niyan sa ating good for good? One, receiving goodness means giving back. It means giving in return. Receiving goodness means reciprocity. Ang tumatanggap ng kabutihan ay dapat magsukli ng kabutihan din. Hindi laging kung ano ang tinanggap ay yun din ang ibibigay. Ang ibibigay mo, yung kaya mo at yung kailangan nung gusto mong suklian. So pag may gumawa sa'yo ng mabuti, ang itatanong mo, hindi mo lang sasabing thank you. Tatanungin mo yung sarili, ano ba ang kailangan niya na nasa sa akin naman at maibibigay ko? Sa abot ng aking makakaya, ano ba ang pwede kong isukli na mahalaga para sa kanya? Hindi yung basta ka lang makapagbigay. Alam niyo, yung pagre-regalo is an art. May mga pagre-regalo na alam mo namang wala namang kalatoy-latoy, hindi ka man lang inisip. No? Yung inabutan ka nila ng kalendaryo. Bagamat kung yun talaga ang kaya ng tao, pero kung gusto mong lagyan ng special value yung kalendaryo, sulatan mo ng mga prayer yung special day, sa araw na ito, ipagdarasal kita na maging ganito, maging ganon, at kumuha ka ng kopya mo at tuparin mo talaga yun pag yun na yung araw. Hindi ba sa inabutan mo nalang ng kalendaryo? Merong makikipag-exchange gift? Basta nalang makapagbigay, para lang hindi zero, may maiabot. Kahit alam mo hindi naman papakinabangan, dahil lang binigay mo CD, yung tugtog, eh alam mo ba yung gusto niya? O dahil lang yun ang bigay sa'yo ng konsino, ipapasa mo na lang, nakapagregalo ka na lang. Wala ka kwenta-kwenta. Gano'ng karami sa mga porsyento na natatanggap nating regalo, ang gusto mo lang ipamigay o nandun lang, nabulok na sa cabinet mo kasi wala naman talagang saysay. Ang pagre-regalo, ang pagbibigay, dapat iniisip mo, ano ba talagang kailangan niya? Ano ba talaga yung gusto niya? At sa abot ng aking makakaya, yun ang ibibigay ko. Hindi sapat na nagbibigay. Gano'ng karami sa inyong nabibigo tuwing meron na lamang exchange gift? Ngayon na lamang may kasal, bibigyan lang ng baso. Nalulunod na yung mag-asawa sa baso. No, parang ani nila ang 200 baso. Hindi naman sila magtatayo ng halo-halo store. Iniisip mo talaga yan. Hindi lang basta makalusot ka na may dala-dala ka. May balot, lusot ka na. Pero pag binuksan, kulang na lang patamaan ka ng kidlat dahil wala namang kakwenta-kwenta yung binigay mo. It doesn't have to be expensive. But when you really think of the person, you will be able to know what will make a difference. So, ang bayan ay tumanggap ng mabuti. Dumating ang propeta. Kinailangan na magkaroon ng kinatawan ng bayan na yon para magsukli. And this woman volunteered to be the one. Why? Eh, meron naman siya kasing kabuhayan. The town was visited by the prophet. Somebody had to feed him. 1 Timoteo 5:17, ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So pag daw masigasig magturo ng salita ng Diyos, lalo't mahusay, dapat tumatanggap ng paggalang at kabayaran. At yun ang ibinigay ng babaeng ito sa propeta, isang lingkod ng Diyos, mahusay magturo, pakainin, itira, bigyan ng ginhawa. At anong napala niya, alam natin kung anong nangyari. Somebody has to represent the town. And the well-to-do woman volunteered to pay in behalf of her town. Lucas 12:48, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkakatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay.
Alam niyo kung bakit natin inaalagaan ang mga magulang natin sa pagtanda nila? Dahil inalagaan nila tayo nung tayo bata pa. Tumanggap ka ng maraming alaga, inaasahan ng planeta, ng sandaigdigan, na ikaw naman ay mag-aalaga rin. Dahil tumanggap ka eh. Sa tumanggap ka, magbibigay ka. Pinag-aral ka, so nag-eentrega ka. Meron kang katipan, meron kang mahal sa buhay, matapat siya sa'yo, so inaasahan niya, matapat ka. Minamahal ka, so inaasahan niyang magmamahal ka rin. Ganun lagi yun. It is the rule of life. Binigyan ka ng maraming bagay, hahanapan ka ng maraming bagay. Kung hindi man yung tao ang nagbigay sa'yo, ang maghahanap, hahanapan ka ng creation, hahanapan ka ng universe, because it is the law. Kaya kailangan, ikaw na marunong mag-volunteer. Tumanggap ka, ikaw na ngayon na mag-iisip kung paano ka magsusukli. Kesa singilin ka pa ng planeta. Kasi pag hindi ka nagbayad ng kusa, sisingilin ka naman. You know why? Because life operates on balance. At sa balance sheet ng mga accountant, debit, credit, dapat may balance. Hindi pwede na, hindi magbabalance yan kahit 5 lang yung kulang, hindi matatahimik yung accountant. Kailangan magbalance yan. May tinanggap ka, kailangan ka may ibigay para balance. Galatia 6:10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumagawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Now, tandaan natin ito mga kapatid, it must not be construed as cheapening the act of giving. Maraming nagbibigay, tulad ng babae, hindi naghahanap ng kapalit. Nagbibigay siya talaga. Pero, hindi pa rin excuse yun para hindi suklian. Kahit ang nagbibigay sa atin ay taos puso, walang hinahangad na kapalit, yung tumanggap pa rin ang dapat magsikap na palitan yun. Kaya nakita niyo yung propeta, matapos siya magtanong, ano bang gusto mo? Wala po. Nung umalis na yung babae, tinanong pa niya yung assistant, walang sinabi, pero may alam ka ba na pwede nating ibigay? Hindi ko mo tinanggihan sa una, hindi ka na kikilos pa. Tingnan natin yung modelo na ito ng propeta kasi yung nakakaalam ng rule ng buhay, yung mga unwritten laws of life. Sabi niya, this kindness must be reciprocated. Thank you is not enough. We must do something practical. Something that answers her needs, her longings. And we can give it, so let's do it. So the man of God graciously returned the favor. But first of all, you must remember that the man of God received the meal. Maraming mga tao ayaw tumanggap. Hindi tuloy nagsisimula yung cycle of giving and receiving. Hindi lumalalim yung relasyon. Kasi binibigyan mo, ayaw tumanggap. Siguro dahil nadala na rin, dahil yung huli niyang tinanggapan, siningil siya ng siningil. O kaya may pride. O kaya talagang feeling niya, wala siyang kailangan. But even though you don't need, there are people who need to give to you. It is their need to love you. So you must allow that to happen. No? Kaya tinataasan natin yung ating antas ng pagkaunawa. Hindi lang yung gusto natin, kundi gusto rin ng kapwa natin. Hindi lang yung pangangailangan natin, kundi yung pangangailangan din nila. I may not need you, but you might need me. Siguro hindi ako sentimental, hindi kita kailangang samahan, pero sa palagay mo ba, kailangan mo na samahan kita? At kung hindi ko naman ikamamatay, ba't ikaw gagawin? Lalong-lalo kung meron kayong exchange na nangyayari sa inyong buhay. Ang ganda ng example nitong friendship ng prophet at saka ng babae. Kasi una, propeta yon, tapos Shunammite pa, lalaki pa, tapos babae. So, hindi madali natawirin yung mga naging hadlang para sila magkaroon ng pagkakaibigan. Subalit, natawid nila yon. Gumawa sila ng paraan. What other lesson can we learn? That givers should allow recipients to give back. Yung babae, dapat pinayagan naman niya yung propeta nung unang nag-alok. At nung pangalawang nag-alok, ayaw pa rin niya. Masyado siyang self-sufficient. And to be too self-sufficient and self-contained will only separate us from people. You know that receiving something from people makes you vulnerable, but it is your vulnerability that makes you a noble person. Not your protectiveness of yourself, but your willingness to be hurt is what makes you human. Not your aloofness to the possibility of pain, but your readiness to have pain for the sake of, in this case, a good relationship, a friendship, a relationship, love. Givers should allow recipients to give back.
Another lesson is that those who like to do good, those that who like to return goodness, should and may initiate the enterprise. Kailangan kayong mauna. Katulad ng propeta, siya ang nagtanong, ano bang gusto mo? At nung walang binigay na gusto, ano bang alam natin na pwedeng ibigay sa kanya? Pag may natanggap tayong kabutihan, lagi mo agad iisipin, ano ang pwede kong isukli? You can give time, you can give talent, you can give treasure, whatever it is, but there is always something that we can give to people. One of the greatest gifts that we can give to one another is time. At dyan tayo equal lahat, because every human being only has 24 hours a day. Time is precious. The gift of time that you share with people is very, very precious. Because once given, it can never be taken back. It can never be retrieved. Hindi ko tulad ng isang nagbigay ka ng duster, pwede ka naman magkapera uli bukas para bumili na naman yan. Pero yung oras na binigay mo, precious yun. It's very, very important. Papahalagahan nyo ang mga taong nagbibigay sa inyo ng panahon. Lalo sa mga araw na ito na hindi lahat ay nagbibigay ng panahon. So, Elijah received meals, Elijah received a room, Elijah received goodness, and Elijah asked the woman what he could do for her. He even researched. If people do you good, the godly thing to do is to know what you can do for them in return. Which leads to doing good maybe based on one's capacity. You will not give what you do not have. You will only look into what you have, what you could dispose of, and that's what you give to people. Katulad ni Elijah, ano una niyang inialok? Influence peddling. Oh. Sabi niya, gusto mo ba ilakad kita sa hari? Gusto mo ba ilapit kita sa mga general? Kasi yun ang meron siya, may influence siya. Sabi niya, hindi ko po kailangan. Mas matindi pa lang kailangan nito dahil hindi siya nagkakaanak. Matagal na at matanda na ang asawa. Sabi ni Karl Marx, which is really a Christian idea, hiniram lang niya yan, from each according to ability, to each according to need. Anong ability mo, anong need niya, pag pinag-match niyo yon, you have something good going. Hindi lang may ability ka, tas hindi naman niya need. Okay, marami kang kalendaryo, binigyan mo siya kalendaryo, hindi naman niya need, walang nangyari. It was convenient for you, nabura mo na siya sa listahan ng mga dapat mong bigyan, pero nung ibinigay mo at nabuksan niya pag uwi niya ng bahay, natuwa ba siya sa'yo? Yun na importante. So you do me good? The question is, what good may I do to you? What do you need? What is in my capacity to give? Kung di ko naman ikamamatay, ba't di ko naman ibigay? Lalo't mahalaga sa'yo. Hindi lang yung gusto kong ibigay, kundi kung ano ba ang gusto mong tanggapin. Yun ang thoughtful na pagbibigay. And it is what will give balance to life because you have received. And if you receive to your satisfaction until you're able to return something that will also satisfy the giver, there is still no balance. May utang ka pa. Kahit hindi ka sinisingil at hindi ka itinuturing na may utang nung nagbigay sa'yo, ang tingin ng langit, ang tingin ng universe, may utang ka. At pag hindi mo yun binayaran, sisingilin ka sa iba't ibang paraan. Kuminsan sa mga paraang hindi masarap, sa mga paraang hindi ka ibig-ibig. A giving and receiving, a reciprocal relationship, is a strong relationship. Lagi nating ipinagmamalaki tayong mga Pilipino, merong close family ties. But if you're going to analyze the deep sociological, the deep anthropological, political, cultural, etc., etc., background of that, we are really close to one another because we are interdependent. Bakit ka umaattend sa kasalan ng iba para pag nagpakasal ka ng anak mo, may attend din? O kaya, ba't ka attend ng attend? Kasi nagpakasal ka na ng anak, umattend sila, so attend ka rin. Bakit ka punta ng punta sa mga lamay? Kasi nung namatayan ka, nakipaglamay sila eh. Bakit ka nag-aabuloy ngayon? Kasi naabuluyan ka na eh. O kaya, para maabuluyan ka rin. Sa Pilipinas, mayroong 28 bulkan na nagpapalit-palitan lang ng oras ng pagputok. Mahigit 50 bagyo na dumadalaw sa Pilipinas. Ilang daming mga lindol, ilang daming dilubyo na nililikha ng kalikasan at nililikha ng tao, lalo na mga politiko.
Kung hindi tayo magtutulong-tulungan at magiging close to each other, nobody will survive. Kaya tayo close to each other because we are compelled by our needs. Kaya nakikita niyo yung sobrang mayayaman, anong ginagawa? Pag umasenso, lumalayo sa mga kamag-anak. Di ba? Kasi, ipinupull down siya ng kamag-anak eh. Lagi siyang hinihingan, lagi siyang dinadaingan. So, ang tendency, lumayo ng lumayo ng lumayo. Kasi hindi na niya kailangan yung mga kamag-anak niya. So, sino yung siksik ng siksik sa mga kamag-anak? Yung nangangailangan. Kung marami kang pera, pupunta ka sa Baguio, pupunta ka ba sa Auntie Bining mo? Pahihigain ka doon sa maliit na kama? No, kung marami kang pera, mag-hotel ka. Anong close-close family ties? Mag-hotel ako, magkita na tayo, mag-dinner tayo sa Burnham Park. Di ba? Pero lagi akong kumakain sa inyo kasi nagtitipid ako. At tinatanggap natin yung mga kamag-anak natin kasi baka darating na panahon, sila naman ang kailanganin natin na tirhan. Eh ano ngayon yung sublime na close family ties? Ano yung sublime and noble friendship? Yung close kayo, not because you are too interdependent, but because you love each other. Iba yon. Iba yung gustong-gusto mong kasama yung kapatid mo, hipag mo, pamangkin mo, kaya tumitira ka sa kanila pag nasa Los Angeles ka. Iba naman yung ayaw mo kasi magbayad sa hotel. Magkaiba yon. So many people are close just because they're interdependent. Now, this interdependence is not bad because it also compels us to be close to one another. And at the end of the day, it's good to be close to people. It can have discomforts, it can have discomforts, it can have inconveniences. But at the end of the day, it's still good to be close to people because people need people. Kaya siguro isa sa dahilan niya na sa lahat ng pag-aaral, ang Pilipinas laging isa sa mga top countries when it comes to happiness. Pag sinukat yung index ng national level of happiness, ang Pilipinas laging nasa mga top ng mga bansa sa mundo, samantala ang hirap-hirap. It's because happy tayo pag tayo naliligid ng mga mahal natin sa buhay. And this closeness is dictated mostly by interdependence. That's why don't be afraid to be interdependent so long as you are not a pest. Yung hindi ka sobrang pabigat, hindi ka sobrang papahirap sa iyong kapwa, maganda yung you need people and you are also needed. That makes life a lot more meaningful. Balikan natin yung babae. Ang mga demands niya, ha? Ayoko ng tungkod-tungkod lang, kailangan sumama ka. Anong prophet-prophet? Ah, hawakan kita. Masama ang loob ko. Kailangan yug-yugin kita. Bakit mo ko pinakakuan? Bakit mo ko binigyan anak? Ganun lang pala. So, it was a well-founded demand because it was a demand based on a strong relationship. Tatandaan niyo ito, mga kapatid. Relationships naturally carry demands. Masyadong Western yung concept na ayaw mag-demand. Kaya diba sa mga Western songs, yung parang, I'm sorry but I have to say I love you. Parang ayaw nilang sabihin yung I love you kasi pag sinabi ko na yan, nagkakaroon ako ng responsibility at ikaw baka magka-responsibility ka sa akin. Ayaw yun ng mga Western people. But look at that. Sila naman yung pinakamarami mga cases ng mga psychological breakdown, emotional breakdown. Hindi natin kailangan kopyahin yun. Hindi natin kailangan lagi magtimpi. Hindi natin kailangan sabing ayoko mag-demand. Pauso yun ng mga Western people. Yung kanilang sobrang independence from each other, their fierce sense of space, don't invade my space, hindi tayo yon. Naturally, when there is a good relationship, magkasandal kayong ganon. In fact, sa Biblia, yung mga sinasabi na two people helping each other carry their load, I saw an example of that in Jerusalem. Sa Jerusalem, huwag kayong magtaka kung nakakakita kayo ng tao na ang sunong-sunong niya sa ulo na baggage, parang kasi laki ng jeepney. Hindi naman ganun kabigat, syempre yun. Siguro magaan yun, buhag-hag lang yung mga daladala niyang kung ano-ano. Halos ganun kalakip, sunong-sunong, pasan-pasan. Nakakita ko ng dalawang tao na sa sobrang laki ng kanilang dala, matutumba na, ang ginawa nila, magkasandal sa taas yung kanilang bagahe, naglalakad sila pareho, nakagan yung ulo nila, yung bagid sila magkasama, and that gave them stability. Yun ang sasabing, help one another, interdependence, because most of the time, mas mabuting meron kang katuwang kesa wala. Pero syempre, pag inalis mo yung baggage mo, tutumba siya. Pero tutumba ka rin. Interdependence. Huwag kayong matakot na merong ganon. Bahagi yun ang buhay. Ganon yung relationship ng parent and child. Spouse to spouse. Friend to friend. Ganon din yung formal relationship ng business. May demand. May contract.
tindahan ka, sinabi mo magbubukas ka ng 9, dapat bukas ka ng 9 dahil nandito na ako para bumili, tas sarado ka pa. Mga doktor, marami, binibreak yung etiquette na yan. Yung clinic nila nakalagay bukas 9 to 12, darating sila 10:30. Nakapila lahat ang tao doon, nabulok na lahat ang tao, tsaka palang darating ang kondesang doktora. No? Parang oras lang niya ang mahalaga, ang oras ng pasyente, hindi. Dapat pag nasa clinic, nakalagay sa'yo, 9 to 12, dado kang 9. It's a contract. No? Ganon din yung services. Bumili ka ng pork and beans, tapos walang pork, dapat meron because the label is a contract. Lahat ng relasyon, kontrata. Anak kita, papalakihin kita, unwritten, unsaid, pero pagtanda ko, dapat siyempre alagaan mo ko. Yun yung kontrata noon. Nagpapakasal ako sa'yo, mahal kita, mina, mahal kita, may contract tayo. Ngayon, kung hindi tayo kasal, understood, mahal kita, mahal mo ko, may contract tayo kahit hindi nakasulat. May pananagutan ako sa'yo, may pananagutan ka sa'kin. Kasi nakikipagbigayan ka sa'kin. Nandiyan ka, nandito ako. So meron tayong kontrata, kahit yun ay hindi nakasulat. Ganon din yung mag-e-export ka, may bill of lading. Dapat ikakarga mo sa barko sa ganong oras yung bagahe mo. Pag hindi mo na ikarga sa ganong oras, pwede kang hindi bayaran. Hindi mo manenegotiate yung mga letters of credit sa'yo. Kasi hindi mo natupad yung part mo because there is a contract. And all relationships are contractual. Jeepney driver, nakalagay sa kanyang signboard, BBB. Diba? Balintawak, beer, brewery. Yun ang ibig sabihin niyang BBB. Ha? Sumakay ka, tapos nasa monumento palang binababa ka na dahil mag-isa ka na lang. Pwede ka magreklamo dahil yung kanyang signboard is a contract. May relasyon kayo habang nakasakay ka doon. Lahat ng pakikitungo ng tao, may kontrata yan. Kaya dapat, you do your part. Especially when you get your share. Kailangan reciprocal. Giving and receiving goodness, giving and receiving kindness is almost signing a contract. It is almost entering a covenant relationship. Anak ka, binigyan ka ng pang-enroll, may kontrata na papasok ka, mag-aaral ka, ipapasa mo yung grade mo dahil binigyan ka ng pang-enroll. Ang inaasahan na ending nun, pumasa ka. Po, pag hindi mo ginawa, nagagalit ang magulang mo kasi sinira mo ang kontrata. Kahit pa nga, hindi nakasulat yung stipulated details noon. Laging may contract. Binigyan kita ng pera para ka bumili ng suka. Natural, dapat bumalik ka, may daladalang suka. Kasi binigyan kita ng pambili ng suka. People come to church. They expect to receive blessing and to receive lessons from the Word of God. Dapat uuwi silang meron noon because it's a contract. But the church is also supported by the people who go to the church. So, meron ka rin dapat pananagutan. Nagdo-donate ka rin because it's a contract. Hindi ka umuupo dyan na parang kasoy, isang prinsesa, nakaupo sa tasa. May pananagutan ka sa pag-upo dyan. May pananagutan ako sa pagtayo dito. It's a contract. Every relationship is a transaction. Kaya pati pakikitungo sa Diyos, ano sabi ng Diyos? I am the God who brought you out of the land of Egypt. Ano ipinapakita ng Diyos doon? You owe me one. Ako ang nagpalaya sa inyo. So commandment number one, bzzk, you will have no other gods before me. Diba? Contractual. Pinaalala agad ng Diyos, ako nagpalaya sa inyo. Bilang ganti, wala kayong ibang paglilingkuran kundi ako. Ngayon, ayaw nyo maglingkod sa akin, bumalik kayo sa Egypt. Magpaalila kayo doon. Huwag kayong sumama sa masisave. Pero dahil nagpa-save kayo, meron na tayong relasyon. May ibinigay ako sa inyo, meron kayong dapat ibigay. Sabi ni Lord, I gave you freedom from Egypt, what will you give me? Worship. Contractual. Nasisira ang lahat ng relasyon when you always want to take and take and take and you don't want to give. When you want to receive and receive and receive and you don't want to do your part. Ngayon, mas matibay ang relasyon na nagbibigayan kesa hindi. Kaya masarap yung nakikipagbigayan. Sinasabi natin ang mga point of view na ito, mga kapatid, para maging malinaw sa tumatanggap. Pero hindi ito dapat ang layunin ng nagbibigay. I know that we understand each other on that point. Because many of us give very selflessly. We give very sacrificially, honestly, and lovingly without expecting anything in return. The message is not for the givers. The message is for the recipients. That we must always take seriously those that give to us. That is why God gave. That is why God gives. Because giving seals a relationship. Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait,
sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? So anong isa sa mga ginagawa lagi ng Diyos? Nagbibigay. So ano dapat lagi natin ginagawa? Nagsusukli. Giving back. That is why God gave and gives, and that is why God wants us to give to one another. Bakit sa palagay niyo inuutos sa Biblia, magbigayan kayo, magtulungan kayo? Roma 12:13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Bakit nila itinuturo sa atin ito? Sapagkat pag tayo tumutulong, tayo tutulungan. Pag tayo nagbibigay, tayo binibigyan. It is the natural expectation. It is in the natural order of things. Walang kakwenta-kwentang tao, yung matapos tumanggap, ay hindi malang nag-iisip na magsukli ng kaya niya at abot ng kanyang magagawa. Siyempre, pinipili ang binibigyan. Kasi pag nagbigay ka, may contract din yun eh. Pinipili ang ibinibigay. Pinipili ang tinatanggap. At pinipili din ang tinatanggapan. Kasi pag tumanggap ka, pumirma ka ng contract. Kaya merong naliligaw sa inyong anak, regalo ng regalo sa magulang, tinanggap ng tanggap yung magulang, anong kasunod nun? Ibibigay na yung anak. Kasi kung ayaw mo makipagbigayan, huwag kang tumanggap. Ganun lang kasimple. Mateo 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga yon. Maraming kahulugan ito. I like to think that the primary meaning that Jesus assigned to His own words is don't give holy and high and lofty teachings to people who will not be able to understand them. They will think you're evil, they will think you're kulto, they will think you are this and that. Lalabanan ka lang nila, sasaktan ka lang nila. Sabi, huwag. Ang matataas sa bagay na espiritual, huwag niyong ibigay sa mga mangmang mamasamain nila. Simple lang ibigay dahil yun lang gusto nila. Pero maraming kahulugan yan. Ano yung bagay na banal na hindi mo dapat ibigay sa aso? Marami. Siyempre, hindi mo ibinigay ang puri mo kahit kanino na lang. Siyempre, hindi mo ibinibigay ang pag-ibig mo kahit kanino na lang na dumaan dyan. Hindi mo ibinibigay yung katapatan, ang iyong puso, ang iyong buhay, ang iyong panahon, sa kahit ano na lamang na mga adhikain at mga ideya, pinipili. Sapagkat pag nagbigay ka sa isa, ibig sabihin, hindi ka na magbibigay sa lahat. The law of impenetrability says only one thing occupies one place at one time. So pag ibinigay mo na ang isang puso mo sa isang tao, paano mo pa ibibigay sa iba? So pinipili mo kung kanino mo ibibigay. Hindi basta-basta na lang yun kasi banal yun eh. Hindi ka basta-basta na lang umaanib sa mga organisasyon at umuumang ka sa bala at ikaw namamatay doon sa front line nang wala na makakwenta-kwentang gera. At mo ibibigay ang mga banal na bagay sa mga walang kwentang bagay. Isa sa mga precious things that God gave us is time. Kanino natin ibinibigay ang ating time? Saan natin inuubos ang ating panahon? Isa na naman yan, nakahulugan nun. Pakikipagbigayan kanino? Kung minsan nakikipagbigayan na pala tayo kay Satanas, doon na pala tayo may contract. And you have heard of people who sell their souls to the devil, no? Para lang may makuha sila. Sila ay nakikipagkontrata sa mga masasamang espiritu. Kaya pinipili kung kanino nakikipag-usap. Giving is never completed until the giver is paid. And remember, the currency of payment is not always what was given to you. It is what you have. Giving is never completed until the giver is reciprocated, until the cycle or the circle is closed. Tumanggap ka, magbigay ka, sarado. Nagbigay siya uli, magbibigay ka uli, sarado. Laging sarado ng sarado ang transaction, hindi bitin. Whenever something is given, the burden is on the recipient, not on the giver. Ang dapat kumilos ay yung nakatanggap dahil yung nagbigay, nakakilos na. The law of balance requires that a giver receives, that a planter harvests, that a receiver gives. It completes life. You inhale, you must exhale. Otherwise, you will die. So ang tanong mga kapatid, meron kaya tayong utang? Kumisa nagtataka ka, ba't kaya hindi ako swertehin sa buhay? Ba't kaya ang bigat ng buhay ko?
ba't kaya hirap na hirap ako? Baka marami kayong utang. Mga kabutihang hindi nyo nasuklian. In fact, baka nga nagawan pa natin ng masama yung gumawa sa atin ng mabuti. Ang bigat na dala yun sa buhay. Kailangan ma-unload. Romans 13:8, let no debt remain outstanding. Whenever we receive, we should give. Whenever we get loaded, we should unload. If you would keep balance in your life. So the rule is G for G. Good for good. Diyos namin sa langit, turuan niyo po kami. Kung meron kaming pagkukulang sa mga gumagawa sa amin na mabuti, do we return good for good? Or probably worse, do we return evil for good? Kami ba'y mga walang utang na loob? Binabaliwala ba namin ang gumagawa at nagbibigay ng mabuti? Are we absorbed into ourselves? Are we selfish? Turuan niyo po kami, Panginoon, na isipin ang mga bagay na ito at nasa ganon, kung may utang kaming dapat suklian, magawa namin. Kung mayroon kaming dapat ibalansa, magawa namin. Turuan niyo rin po kami, Panginoon, baka bigay kami ng bigay ng mga banal na bagay kung kani-kanino lamang. Baka sobra kami nagpapahalaga sa hindi nagpapahalaga. Ituro mo sa amin, Lord, bigyan ng balanse ang lahat ng ito. That there must be dignity in our giving. That what we give is honored. What we give is received and reciprocated. Turuan mo kami, Panginoon, pahalagahan ang lahat ng bagay na ipinahiram mo sa amin na hindi namin ito waldasin at itapon kung saan-saan na lang, kundi ibigay sa mga nagpapahalaga nito. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Ano ang kahulugan sa atin ng kasaysayan? Anong kahulugan sa atin ng mga lesson na ito? Meron kayang kabuluhan nito sa mga hindi matuloy-tuloy na blessing sa buhay natin? O kaya ay paano pa tayo lalong gaganda ang relasyon sa Diyos at sa ating kapwa? Turuan niyo kami, Panginoon, na makuha ang lesson na inilaan mo para sa bawat isa sa amin. Let's spend some time in silent meditation.